Pagod. Bagot. Malungkot. Automatic. Magbubukas ng Facebook. Large noise eh. Sa mga nakapagkwento, mga madam. Ang aga ko ngayon. Sige, start na tayo. Biglang nasa sala ka na. Nang di mo kakilala. After 180,000 pesos, pwede niyo tayo... Isang live session ang iyong sinalihan. Meron tayong half bill ng Katie's, ayan. Ang mga hardware... Libre ang aliw. Pero ang iba, may bayad na. 14,900 pesos po, ayan. Ito yung sample ng dress natin. Ha, binibentahan dress, ka na ng damit. Ayan, boutique dress. Pag-type niyo po bag, siya mga sister, ayan po, available po yan. Makeup, alahas. Eto sister, oh, meron tayong 20 karat dito. Eto, 50 pesos lang din. Siya, two-way pa mga sister. Tapos biglang, uy, maganda yun ah. 17,900 pesos na lang po ito. Magkano nga? 26,500 pesos. Hmm. 50 lang lahat ng t-shirt natin. Pwede naman. 19,900 pesos. Okay. Sige na nga. Ma'am Sarah, 210, yours na. Okay, mine na ni Jenny, classmate. Isang salita at apat na pindot lamang ng keypad ang kailangan. Pa-screenshot. Congratulations! Yours na. Thank you, sister. Thanks for watching. Thank you so much. Ito si Joanne ng Malabon City. May cellphone si Joanne. May internet connection. Plastic na tripod. At tambak ng ukay-ukay. Magsishare lang ako tapos start na po tayo. Panahon na para magtrabaho. Sige, start na tayo. Mag-retail muna tayo ng Katie's. Pwede kayo mag-avail ng half-bill ng Katie's. Meron tayong half-bill ng Katie's, ayan. Ang daming available na Ayan, pa-share na din sa mga nanonood. Ito yes, ang mundo ng live selling. Ayan, may dress pa ako, ma'am. Pakita ko yung dress ko. So dito ka nagla-live? Yes po. Kaninong bahay ba to? Sa husband ko po. Okay, buti meron kang space. Opo, malaki po. Ito na rin po yung pinaka take advantage niya. Parang bodega siya, live spot. Dito ka na rin kukuha ng mga orders. Since galing po siya Korea, hindi po natin masusure na plus size po sila lahat. So Asian size po sila. Ito yung sample ng dress natin. Ha, boutique dress siya. Ayan, boutique dress. Gano'ng katagal mo na ginagawa to? Magti-3 months po. 3 months pa lang, bagong-bago. Opo. Saan mo nakuha yung idea ng pag-live selling? Naghanap po kasi kami ng pangpalit sa pang-extra income. So, nakita ko po yung bala ko po kasing talaga mga bake, ganun. Eh, naisip ko po yung sa live selling po nanonood ako, nagmamind-mind din ako. So sabi ko, yun yung maganda. Sabi ko, yun yung nahiligan ko. Ba't hindi ko i-try ko magbenta naman. Meron tayong one bale sealed. 7,000 with... Ay, hindi. 6,500 lang. With mannequin na siya. With pre-mannequin. Ayan. Ito yung bale. Isang malaking balot ng ukay-ukay na binibili ni Joanne sa halagang 5,000 pesos mula sa kanyang supplier. So, saan nga nanggagaling itong mga bales na ito? Korea po. Korea. Yes. So, may mga nag-i-import from Korea nitong mga items. Ito yung mga, hindi naman brand new to, di ba? Mga ukay. Ano lang po siya? Ukay. Pre-love lang po. Nahahaluan lang ng minsan may mga tag. Minsan, opo. Sa isang bale, may nahalong mga 3-5 ganun na may tag. So ito, ano laman ito? Ito po is boutique dress. At
to. Katulad po nun, may tag siya. Sinasabi ayan ba na parang itong veil na to, mga boutique dress? Yes po, opo. Ayan, boutique dress po siya. Ayan. Maganda to, ah. Opo. So yung ganito, mga magkano yung benta? Ganon din po, same price. 120. Opo, 120. So lahat ito 120? Opo. Maganda rin actually, no? Mm-hmm. Kung mahilig ka nga naman mag-shopping, kung bibili ka sa mall, opo, magkano, mas mahal. Magkano ba yung mga ang dress po na ganito sa mall? 1.5 ganun. Depende po sa mga tatak. Opo. Tapos ito, 120 lang. Opo. Ganyan. Pwede ito sa ano, first communion. De, para ito sa kay, ano, mga tita, mga mami. Mm-mm. Hoodie jacket meron pa. Pero sa one bill, baka mamaya pa dumating or bukas. Kahit naman sino, pwedeng mag-live sa Facebook. Pero bago ka makabenta, kailangan may manonood muna sa'yo. Pero yung nag-start po ako, parang nabanghinaan ako nung kasi ano, as in nasa 5 viewers lang po ako. As in. So, buti nakabuild ka agad ng following. Mga ilan ang nanonood sa live mo at any given time? Minsan po umabot ang 300 to 400. Wow, yes. Dami yun. Apo. Mm-hmm. Paano mo nagawa yun? Hindi ko rin po alam. Parang ano lang po. Parang sa sipag lang po din. 50 lang lahat ng t-shirt natin. Kung merong galing na kailangan matutunan sa live selling, ito ang kakayahang ayan dumaldal. Ma'am Criselda, yours na to pa screenshot. Okay. So nang dumaldal natin, 7-5. Sa loob ng ilang oras. Class A P. Ano lang, class A lang po. Ma'am Irene, hindi po may iwasan na may sira po sa isang bale. Kasi sa isang bale po, hindi po namin alam yung laman, hindi po kami yung nagpapak. Hindi ba nakakapagod? Isang nakapagod oras ka nagla-live, tapos daldal ka ng daldal. Opo, nakapagod po. Minsan po, ang pinakamahaba po kasing live, five hours? Yes po. Wow! Mm-mm. Paano mo natagalan yun? Ano po, sa mga nanonood lang din, kasi kapag ano ka po, nagbibenta ka po, tapos pag nakikita mo pong ang daming nagmamind, tapos nag-aagawan sila, hindi mo po namamalayan yung oras. Kailangan ba mataas ang energy mo? Kailangan ba ngiti-ngiti ka, ganun? Opo, napansin ko po nung ano, sa live kasi, parang maski, ako, pag nanonood po kasi ko, binis ko lang din po sa ano ko, sa sarili ko. Hmm. Pag nanonood ako, gusto ko po yung cell, yung nagla-live po mismo, yung malakas yung boses, yung ano, yung ganado. Hmm. Ganun po. So, sa live selling, unahan ang mga nanonood sa pagbili ng mga items na kanilang magugustuhan. Kailangan lang i-type ang mahiwagang salitang mine. Ma'am Sarah, 210, yours na. Wait lang. Sa ano, third si Sam. Pero kung may 400 viewers ka, na iba-iba ang bilis ng internet connection, medyo nakakaloka siya. Pamain 210. Minsan po, ano, kapag sunod-sunod, pag ang dami pong viewers, tas panay-comment po sila, yung ang daming tanong, tas nagpa-pop up, tas may mga nag-mine na. Yun na yung nabasa ko, yung nasa taas po, minsan, kapag sinasabi, ako nauna, nagbabackread po ako kung sino yung nauna talaga. Kasi minsan po, kapag sobrang bilis po ng comment nila, hindi mo po namamalayan yung comment nung isa, nasa taas na yung isang miners, ganun po. Matrabaho, no? Matrabaho opo, rin. Opo, maasikaso rin po. Dahil bukod dun sa live, kailangan mong mag-invoice siguraduhin. Po, opo. Iisa-isahin mo sila, i-message, ito-total mo. Tapos yung location nila, kukwentahin mo kung magkano. Layo po sa bayan, madam eh. Malayo po ako sa bayan. Siyempre, kailangan pang ipadala ang nabiling mga items sa mga customer. Pwedeng ipadeliver, pero dagdag gastos. Mas madali, meet up na lang. Lalo na kung malapit ka lamang sa bahay nila Joanne. Kanina sa live. Kinuha niya agad. Malapit lang kasi siya. Isa lang po kasi ang hirap po makamain eh. Kasi nga po malakas yung mga internet no mga ibang kananay natin. Ganun po talaga yung laban sa atin. Pabilisan ng internet. Ibalit ka ng reply. Wala.
Hindi po. Pagka na-late po ng comment, kahit gustong-gusto mo yung item, wala. No choice po. Talagang kung sa kanya po yun. Iba naman, dumediretso sa bahay ni Joanne para bumili ng ukay. Wholesale pa nga na ibinebenta naman nila ng retail sa kanilang maliliit na tindahan. May-ari na yan eh. May-ari na to? Napili na? Oo, nag-live ako kanina eh. Ay naku, hindi ko nakakita. Ano ba yan? Eto na lang, open natin pag gusto mo. Mm-hmm. Marami pa naman dyan. Diba? Ang galing mo. Yan lang yun eh. Siya po yung isa kong reseller. Meron siyang ukay-ukay, so dito siya kumukuha kasi hindi, mas malapit ako sa kanya. Hindi siya mamamasahe. Ano nalaman na dito na siya? Sabi may ukay-ukay daw dito. Ngayon sabi ko, ah sige, daan nga ako. One time, kumuha siya sa akin. First time niya kumuha. Naubos agad, bumalik agad siya that day. Pagkakuha niya sa akin na isang araw, kumuha agad ulit siya. Kasi naubos. Maganda siya. Hindi siya yung, hindi ka lugi, kumbaga. Magkano inabot? 2-3. O, yan na. Thank you. Sampas. Buena mano. Sana may mga naging kaibigan ka na ba dyan? Opo, meron na din. Opo. Madami na po. Kaya nga po yung pinaka gusto ko rin po dyan, yung ano, yung nakakumikita ko, tapos yung nagugustuhan nila, tapos kumikita rin sila. Yung iba po natutuwa rin na parang gusto nila yung uy, ano, tagdito, peram naman ako niyan. Yung iba kasi ginagawa ko, pinapa-consign ko rin yung iba, yung mga walang puhunan. Pero, two weeks po. So, ayun po, nagiging magkaibigan din po kami yung mga iba. Kasi yung mga buyer ko rin po minsan, kapag pupunta po dito, magugulat kami, dalang pagkain para sa'yo. Ganun po. Ah, talaga. Makikita mo po na, ano ka nila, yung gusto ka po nila, yung love ka nila. Pero para sure, 195 pag province, kapag po Metro Manila po, 65 DPX po ang courier ko kapag... Pero hindi puro kaibigan ang makikilala sa live selling. Kailangan daw ng mahabang pasensya sa negosyong ito. Sige, dito muna tayo. Kasi may mga buyer po talaga na yung naka 20 pieces na main sila, as in sa kanila lang. Tapos pag nag-invoice ka, ibablock ka na nila. Ah, ganun. Yes. Naloloko lang po talaga. Oo, yung iba po ganun. Yung parang nagtitrip lang, ganun. Mm-hmm. Kasha. Ayan. Mine, 02. Yung iba po, minsan, ano po, nagpapareserve, ta sobrang tagal na. Sobrang dalang ko po mag-post ng mga joy miners. Pag sobrang punong-puno na po talaga ako. Ano yun ang mga? Joy miners po. Ano yun? Ayun po, yung mga magmamine lang, tapos ano, hindi naman magbabayad, tapos bigla kang ibablock, ganun. Yun ang tawag doon, joy miners. Joy miners, o kaya bogus buyer po. Ah. Ano yun? Wala lang silang magawa? Nang... Opo. Mga ano lang po, mga perwisyo sa negosyo. 7-4. Pamine, 5-7-4. Pasensya. Pasensya po talaga. Yun po yung number one na ano natutunan ko. Kasi po, pag yun po hahabaan yung pasensya mo, lalo na, ang ano po, kapag yung iba po kasi, kapag, kaya nakapagbayad na sila, tapos sobrang dami po namin deliver. Yung iba, kukulitin ka po talaga na asan yung deliver, ganito, asan yung receipt. So, hindi mo pa sila mare-replyan kasi nandun ka pa sa unang nagbayad bago sa kanya. Sa sobrang dami nila, matatambakan ka. So, ipapaliwanag ko na lang po sa nila, marami pong ganito, ganyan, paantay lang po. Pero, kumpara sa ibang trabaho, aba, hindi na masama ang setup ni Joanne. Andito lang siya sa bahay. Hindi kailangan makipagsabayan sa traffic. At hindi kailangan magtiis sa kapiranggot na sweldo. Magkano ang initial mo na puhunan?
Ang pinaka ano ko po is ano 5,000. Yun lang ang puhunan mo. Yes po. Na inutang ko pa. Opo. Ngayon lumaki na. Opo, lumaki na. Kamusta naman ang kita? Para po sa akin, based po sa needs po, okay na okay. As in, pati wants. Hindi kayo nagkukulang? Hindi po. Talaga? Pwede mo kami bigyan ng idea kung magkano ang kinikita nyo in one month? Yung mababa at yung mataas? Pinakamababa, nasa 20, ganun. Not bad, no? Opo. Pero pag talagang buenas, magkano inaabot? Kaya po siguro kahit 30 to 35, ganun. Yung husband mo ba, nag-work pa? Hindi na po. Partner na rin siya sa business? Opo, dito na po. Oo. Okay, ah. Kaya ano rin po, nag-full time na po talaga kami dyan. Empleyado mo ba siya? Hindi po. Partner. Opo, partner sa negosyo. Po. Mga sis, yung mga funds namin ay nagkakahalaga lang ng 100 to 120 pesos. Ayaw niyong maniwala na legit business na ang live selling? Nice na mga sheet cover mo or mattings. Hello po. Bakit hindi natin tanungin ang isa pang live seller? Si Ledam. Gaano kalaki yung pinaka matindi mong benta sa isang araw? Na nag-live ako. Isang live lang. Yung benta, I think 1 million. 1 million sa isang live lang? Isang live. Sa isang payak na komunidad sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa pagitan ng mga kinakalawang na bubong, nakatiwangwang na construction, at madamong mga eskinita, biglang bubulaga ang bahay na ito. Wow! Ganda oh! Iba! Ito ang bahay ni Ledam. At katas ito ng live selling. Ay, ang lakas ng ulan. Pasok po. Hi! Hello po. Kamusta? Nice meet you po. Nice meeting you po. Buti, hindi ako nabutan na ulan. Ganda ng bahay niyo, ah. Salamat po. Nice to meet you. Wow! So, gano'ng katagal na po kayo dito nakatira? Bali, yung bahay po namin, bago lang po siya. Waya, mga 10 months pa lang po. Ito, bagong gawa? Bagong gawa lang po siya, Bali. December, last December lang po siya na-bless. So, magwa 1 year pa lang sa December. Pero dito po kayo lumaki? Dito po ako sa lugar na ito lumaki. Kung meron pa ring duda dyan na pwedeng yumaman sa live selling, hayaan yung pawiin ito officially ni Madam Ledam. Gaano ka gandang business itong buy and sell? Bigyan mo ako ng idea kung magkano yung kinikita mo sa isang araw, sa isang buwan? Buwan na lang siguro. Sa isang buwan? Sa isang buwan. Seven digit. Totoo? Kita na yon? Opo, yung kita na yon. Kumbaga, inaano ko rin kasi siya. Kailangan ko rin nung ano dahil nagpapasa kami sa Japan ng tax. Seven digits? Yes po. Pero hindi na sa ukay rumaraket si Ledam. Ang kanyang binibenta, mga high-end na bag, alahas at accessories. Hi mga sister! Good morning! Ang aga ko ngayon. Ayan, good as new siya. So, importante na may papel kahit second hand kasi mas mataas pa rin yung sanda. Pag-type nyo ito mga sister, 180,000 pesos. Ayan, super duper kinis. Yes, yes. Ayan yung mga ganito mga sister, oh. Ayan, oh. Cute-cute mga sister, oh. Yan, pag-type nyo po siya, 26,500 pesos. Paanong naabot ni Ledam ang lahat ng ito? Well, nagtrabaho si Ledam sa Japan noong 2014. Nag-asawa at nagkaanak na rin doon. Habang inaalagaan ang kanyang anak, doon niya naisip na pasukin ang online selling. Bali, nag-start ako sa pera na 4,000 pesos. No? So, umuwi kami rito sa Pilipinas para pabinyagan yung anak ko. Kami rin, tatlo rin kami family noon. Then, tinry ko lang siya bilhin ng mga damit niya dahil nga
gusto ko lang din ano, dahil nasa bahay na lang ako eh. Maliit yung baby ko. So, ayun, inano ko siya, pinost ko siya sa Facebook ko nung nasa Japan na ako. May mga bumibili. So, parang pag may bumili sa'yo isang beses, dalawa, tatlo, mas maaano ka na, parang bumibenta pala talaga. So, nung una, dahil nandun pa ako, umu-order muna ako dito sa Pilipinas, sa hipag ko rin. So, siya yung namimili sa Divisoria, isi-send niya sa akin sa Japan. Ganun yung nangyari. Pag binili mo rito yung product, kunwari 250 pesos, so, maibibenta mo siya sa Japan ng Nisen Yen, 1,000 pesos na yun. Wow! So, diba? Times 4. Oo, ganun siya. Ganun siya yung mga bentahan dun eh. So, pag yung pera mong 4,000 na ibenta mo lahat ng damit, malaki na siya, magiging 30,000 siya. So, yung 30,000, ipapamili mo siya ulit. Papaikutin mo. So, raround mo siya. So, hanggat sa umabot na siya ng sobrang laki na nakaya ko na magtinda ng alahas. So, sinamahan ko na ng alahas, lumalaki na yung pera ko eh. Hanggat napunta na rin ako sa mga bags. Doon ako, step by step. Hanggat sa kumikita na siya talaga ng malaki, unti-unti ko nang binibili ng mga lupa, binili ko na siya, nagpagawa na ako ng bahay. Ibig sabihin, ganun kalaki yung kinita mo? Nakabili ka ng bahay at lupa? Tsaka mga sasakyan? Lahat po nang meron ako ngayon dahil sa online po siya. Wala po akong ibang trabaho. Ito yung ate, may sherry line tayo. Mula simpleng online buy and sell, lalo pang pumutok ang negosyo ni Lidam nang pasukin niya ang live selling. Bakit live? Bakit napunta ron? Kasi biglang lumabas si live sa Facebook. So, nauso sa Japan. May unang nag-try mag-live. So, nakita namin, nakita ko rin na parang oo nga, mas mabilis siya. Mas mabilis ang bentahan. Sa posting kasi, magpapakahirap ka sa isang item na ang tagal mong pipicture ang lahat ng angulo. E sa live, lahat ng paninda mo, sabay-sabay mong ibenta ng isang gabi lang, 4 hours, pwede mong mabenta lahat yun. Sa sobrang lakas ng business ni Lidam, nag-resign na rin sa kanyang trabaho ang kanyang asawa. Ikaw na ba ang breadwinner ng family ninyo? Opo, ever Laga. Since naman. Wow! Opo. So parang si husband mo, sinusuportahan mo yung business? Kaya ngayon, pinastop ko po siya. Bali, magwa 1 month pa lang siya nag-stop kasi nga po, naging company na siya, so kailangan ko na siya. Okay, ginawa mo siyang empleyado mo. Hindi po siya ang nakapangalan sa amin. Bali, dalawa kami parang ano ko dun eh. Partnership. Hello, sis. Hi, Sister Love. Good evening po. Kinagabihan, may live selling ulit si Lidam. Asan po si Atom? Andito po sa tabi ko. Mga sister, andito po siya. Nakiusyoso ako. Namasta po. Ayan, nandiyan po si Happy shopping po. Happy shopping. Eto po. Eto mga sister, 18,900 na lang po yan. 18,900. Mukhang simple. Mukhang madali. Pero sabihin man ni Lidam na kaya itong gawin ng kahit na sino, kailangan pa rin ng galing, tiyaga, at talent ng mga gustong pumasok sa live selling. 18,900 pesos po. Thank you, sister. Ayan po yung ano, yung cross. Ano yung mga natutunan mong mga techniques na mas effective para mainganyo sila. Mga bumibili. Maganda siyempre na, siyempre una sa lahat, kailangan presentable ang seller, di ba? Kasi marami rin nagla-live na parang bagong gising na nakatapat na sa kanila yung camera eh. Importante kasi trabaho yun, work yun, dapat presentable ang ano mo, itsura mo sa harap ng camera. Tapos yung mga bags mo, importante na i-model mo sila para magkaroon sila ng idea na ay oo nga, ang ganda. Para makikita nila na oo, maganda. Isa yun sa ano. Tapos yung parang kailangan maipaliwanag mo sa kanila yung bag ng maayos. Tsaka nasa pagsasalita mo rin, i-convince mo sila kahit sabihin mong hindi kayo magkaharap. Yung loob po niya, eto po, no? Malinis po yung kanyang loob. Ayan, meron siyang dalawang divider. Bentahe rin para kay Lidam na nakabase siya sa Japan, kung saan mabibili ng mas mura ang mga branded items. Pag gusto niyo siya, mga madam, ayan, 17,900 pesos na lang po ito. PBC may business permit na siya doon, pati na rin dito sa Pilipinas. Pero kahit big time na si Lidam, malaking oportunidad pa rin ang naghihintay sa marami dahil sa internet at ang pagkahumaling ng mga Pinoy sa social media.
Ayon sa pinakahuling Global Digital Report, ang mga Pilipino ang pinaka-aktibong internet at social media users sa buong mundo. 76 million ang aktibo sa internet sa ating bansa. At nagtatagal tayo ng 10 oras at 2 minuto online, araw-araw. Kasabay ng internet addiction ng mga Pinoy ang paglago ng e-commerce market sa Pilipinas. Nasa 44 trillion pesos ang revenue o kita sa e-commerce noong 2018. Tinatayang aabot pa ito sa 53 trillion pesos ngayong taon. So ayun, mahilig sa social media at online shopping ang mga Pinoy. Pero hanggang doon na lamang ba ang kwento? Magtanong tayo sa expert. Ako si Sara Raimundo, guro ng sosyolohiya sa Center for International Studies ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ma'am Sara, bakit napaka-popular ng online selling ngayon? Isa dun sa mga nababanggit nila na mas convenient yung online shopping kasi hindi ka na nga naman matatraffic, hindi ka na magko-commute para dun sa mga walang kotse. No? O kaya naman, marami na rin mga ilang pang logistical enablers, no, kagaya ng mga delivery, no, na hindi na problema yung mga walang credit card, pwede nang i-deliver sa kanila, magbabayad na lamang sila ng cash o kaya iiwanan nila sa bahay. Parang naging libangan na rin siya, no? Opo, naging libangan na din po. Parang nanonood ng pelikula na... Yung iba din po kasi, kahit ako po, nalilibang din po manood ng live ng iba. Pero bukod sa aliw ng panonood at ginhawa ng pamimili online, ang pagsikat ng live selling sa Pilipinas ay salamin daw ng mga kaugaliang pinapahalagahan ng mga Pilipino. Meron siyang konting stain. Okay, kasama na ang personal na tiwala at pakikipagkapwa. Oh, 65 lang na botas, mamanili. Pwede tayong mag-meet up. Iba yung may kausap na tao kaysa yung kausap mo parang makina. Totoo. Isa rin yun sa mga factors, yung face-to-face interaction na napakahalaga sa mga Pilipino. No? Kasi nga, mahalaga sa atin yung familiarity. No? So, kapag live, nabibuild yung trust kasi nakikita mo yung taong nagbibenta. No? Hindi lang siya pangalan o hindi lang siya litrato. Alam mo na siya ay totoong tao. Sige, Sister Dwayne and Nald. Habang tumatagal kasi, dumadami yung nagpa-follow sa'yo. Nakikita nila na ito or i-re-refer ng friend nila. Makikita nila, ay, ang daming followers nito. Siguro, ano talaga. Hanggat sa pag nakatry sila sa akin ng isang beses na nakabili, magagandahan sila sa product ko. Tapos i-re-refer na nila ako sa mga friend nila. Itong friend nila, i-re-refer din ako sa ibang friend nila. Doon po dumami ng dumami. Ayan siya. So set po ito, mga madam. Laliman pa natin ng konti. Ano ang matututunan natin sa ating lipunan patay sa libangan ito ng mga Pinoy? Actually, yung pinaka primary factor ng pagsikat niya kasi yung pamilihan o yung market ay larangan talaga siya ng democratic aspirations. No? So isang larangan yung online shopping. Dito natutupad o nararamdaman ng mga tao na meron silang access, meron silang participation, at meron silang nakakaramdam sila ng sense of abundance. No? Kumbaga dito nila nare-realize yung kanilang kagustuhan na magkaroon ng choice o kapangyarihan na pumili. No? Kaya hindi nakakapagtaka na sumikat o yakapin ng online shopping ng mga tao o kahit yung hindi talaga bibili, para bang siya ay naging compensatory mechanism. Kung ano yung hindi nakukuha ng mga tao sa ibang larangan ng buhay na mahalaga sa kanila, dito sa online shopping, on an individual level, ay nararanasan nila yung ganitong mga freedoms, yung ganitong mga laya at yung ganitong pag-affirm, no, doon sa kanilang pagkatao. Nakuha niyo yun? Sa lakas ng negosyo ni Ledam, isang bagong apartment at commercial complex ang kanyang ipinapatayo. Grabe! Ito po yung bagong pinagagawa kong kabuhayan showcase. Ano siya, abali, paupahan po. Paupahan, tindahan, ayan.
Yan po yung bagong ano ko, project na binubuo ngayon after kumatapos yung bahay. Pangkabuhayan naman. Doon din siya nanggaling sa pagtitinda ko online. Katas din ang online po. Babalik na siya sa Japan matapos ang maiksing pagbisita sa Pilipinas. Ngayon nga po, nandito pa ako sa Pinas pero yung order sa akin, nakapila na. Kaya parang excited na ako umuwi kasi maraming agad benta. Para naman kay Joanne, pangarap pa lamang ang naabot na tagumpay ni Ledam. Kaya patuloy pa rin ang kanyang pagkayo. Text mo ako kapag na-deliver mo na. At walang makapipigil sa kanya. Pa-share ako. Okay, thank you, Ma'am Sarah. Tijeng, pa-share naman. Ayan o, naka-block. Iiba po kasi kapag alam nila na mas maraming bumibili sa'yo. Binibigyan nila yung chance yung ibang life. Sabi, binibigyan daw nila yung chance na iba. Mine, 214. Mama, ano yung nakikita mo mga bentahe at disbentahe nitong ganitong klaseng phenomenon? So, disbentahe, isa rito, dahil nga yung internet, dito nararanasan ng mga tao yung mga hindi nila nararanasan sa ibang larangan ng kanilang buhay. No? Kung advantage naman, pwede rin itong magamit ng iba pa. No? Halimbawa ng mga magsasaka, pwede silang dito magbenta ng kanilang mga produce. No? Pero mangangailangan kasi ito ng advocates. No? Kasi yung mga sakahan, malayo naman yan sa sentro at wala rin silang access sa internet. No? So siguro isa itong pamamaraan para sa mga cause-oriented groups na tingnan ano ba yung possibilities sa online shopping para makatulong tayo halimbawa sa mga magsasaka no at sa iba pang mga ano sa iba pang mga producers natin na kasalukuyan ay nagkakaroon ng disadvantage. Oo. Addict ang mga Pinoy sa social media at sa internet. At oo, ang iba sa atin may pagkagastador. Pero sa pagkilala at pagyakap sa mga oportunidad na dala ng teknolohiya, nagbubukas din ang pinto, kahit munting puwang lamang, para sa mga napag-iwanan ng sistema. Ang mga hardware niya is gold pa talaga, mga sister, ha? Hindi likas na masama, at hindi rin likas na mabuti, ang patuloy na paglago ng e-commerce at live selling sa Pilipinas. Ang mahalaga, pagdating sa pakinabang, sana all. Sa murang-murang halaga, na... Ako si Atom Araullo. ...9,900 yen. At ito ang eyewitness.